Matapos ngang tambakan ng Memphis Grizzlies ang Milwaukee Bucks early pa lang sa laban ay parang na-frustrate na agad, nag-init ang ulo ng mga Bucks player. Una nga dyan mga idol ay itong si Chris Middleton kung saan talagang hinawakan niya itong binti at paa na ito nga ni Dillon Brooks na nag-cause nga sa kanya mga idol na matba. At hindi pa nga yan dahil itong si Bobby Portis din mga idol siguro sa init ng ulo dahil tambakan nga sila ng halos 25 to 30 points sa buong laban ay ito nga ang ganyang ginawa. Kinalmot niya nga itong isang Grizzlies player na nagresulta nga ng grabe mga idol na mark sa kanyang likuran. Yung announcer nga ng Grizzlies mga idol ay sobrang frustrated bakit daw ginawa ni Bobby Portis yon. So mga idol, alam naman natin na frustration yan dahil ang final score natin 142 to 101. 41 points ang tinambak neto ngang Grizzlies mga idol dito sa Milwaukee. Now ngayon mga idol, maraming nagsasabi na NBA fans na deserve nga daw netong Memphis Grizzlies player yung ginawa sa kanila ng mga player ng Bucks nang dahil daw nakakainis nga daw itong mga player na ito. And I think mga idol, mag-a-agree naman tayo na medyo talaga may kayabangan itong mga Grizzlies player. Kaya nga't maraming inis din na NBA fans dito. Dahil nga sa mga antics nila, sa pang-aasar at sa kung ano-ano pang ginagawa nila sa laban na very unnecessary. Pero I don't think mga idol, sapat na yun na rason para i-justify ang pananakit dito sa mga Grizzlies player. Mahirap na rin kasi mga idol, baka mamaya mag-cause nga yan ng long-term injury, lalo na yung ginawa neto ni Chris Middleton kay Dillon Brooks. Well, maiintindihan natin ang mga Warriors fan kung matutuwa sila sa ginawa ni Middleton kay Dillon Brooks dahil kung matatandaan nyo itong si Brooks, may kasalanan din ito kay GP2. Pero kung kayo nga ang tatanungin, ano ba ang opinion nyo dito sa sitwasyong ito, sa pangyayaring ito? Komento nyo lamang yan sa ating comment section at ngayon ay pag-uusapan naman natin ang update kay Stephen Curry. Well, for sure alam nyo na na itong si Steph ay meron nga daw shoulder injury at mawawala daw siya for a few weeks. Pero ayon nga dito sa isang Warriors reporter na si Anthony Slater, expected na 3 to 4 weeks ang itatagal ni Stephen Curry, isang buwan kung saan meron nga daw 10 to 12 games ang Golden State Warriors doon. So mawawala ng 10 to 12 games itong si Stephen Curry na talaga namang magpapahirap sa Golden State Warriors. At ang specific nga daw na injury na nakuha neto ni Stephen Curry ay labral or labral injury and will be re-evaluated nga daw in 2 weeks ayon kay Shams Saranya. Titingnan kung okay na ba ang kanyang shoulder. At mga idol, ang good news pa nga rin dito ay hindi na kailangan ng surgery, ipapahinga na lang ni Stephen Curry na malaking tulong sa agara niyang pagbabalik din. Dahil kung may surgery yan, panigurado, buwan nang itatagal niyan. At ngayon naman ay pag-usapan na natin ang ating panghuling balita na patungkol nga daw sa pagpaparinig ni Kyle Kuzma na gusto niya daw bumalik sa team ng Lakers. Well, nag-tweet lang naman itong si Kuz sa kalagitnaan nga ng init ng trade rumors patungkol nga sa kanyang pagbalik na nothing like getting off the plane and that California breeze hit you. Well, nag-reply itong si Donovan Mitchell at sinabing tampering at pinagbigay diinan nga yan ni Trae Young pagre-reply niya ng basically. So, para nga sa dalawang NBA player na ito, si Kuzma ay nagpaparinig na sa Lakers team. At pati na nga rin mga Lakers fans ay nakatunog, naramdaman itong parang pagpaparinig ni Kuzma. Sabi nga nila na sabihin mo na lang na gusto mong bumalik sa Lakers. So kayo ba mga idol, sa tingin nyo ba nagpaparinig itong si Kyle Kuzma sa pamamagitan ng pagtutweet niya na iba nga daw talaga ang hangin dito sa California kung saan located ang Los Angeles? Sa tingin nyo nagpaparinig si Kuzma? Komento nyo lamang mga idol ang inyong mga opinion.